Well, going back to the PBA, no? May nagtanong din kanina sa Facebook. Naalala mo pa daw ba yung days leading to that trade with James Yap? Or naalala mo kung nasan ka nung nalaman mong maglalaro ka na for Magnolia? Actually, off-season to. After ng... Anong year ba yung ano? Nag-champion kami kay Henderson Niles? 2015? 2016? So, 16. Yun yung finals MVP kayo. Yes, yes. So, 16, 2016. Galing na import nyo, 8 points per game eh. Ano yun? Sabi niya, I'm a beast in the paint. Sabi niya. So, yun. After nung... Kasi ang nangyari nun is... Siguro 10 player yata sa team expiry that time. So, parang... Champion kayo second and then sumadsad ng third. Totoo. Kumbaga, yun yung... Doon ko naramdaman na parang yung team parang nag-iintay ko anong mangyayari about sa contract, ganun. Parang worry talaga lahat kaya hindi makapag-focus ng maigi sa game. And then, yun nga. So, off-season siya. Tapos, ang tagal noon. Siguro lagpas na isang buwan kasi usually kay coaching, 3 weeks eh. 3 weeks, pinagpapahinga nila kami. Tapos, babalik na kami ng practice. Sabi ko, lagpas na isang buwan ah. Tapos, biglang pumutok na yung kay coaching na... Kasi nauna si coaching yata sa akin ng 1 week eh. Pumutok na yung kay coaching na wala na si coaching sa team, sa rain or shine. Yeah. At naalala ko talagang nauna si Coaching dahil naging unang ugong nun, mabubunta ka rin ng NLEX. Yung unang chismis eh, di ba? Yun. So, yun yung ano, sabi ko, bahala na ako anong mangyari sa akin, ganyan-ganyan. Sabi ko, basta sa akin, nakapaglaro ako, may kontrata ako. So, yun na nga. Then, nag-start na ako magpa-condition ulit. Tapos yung phone ko iniwan ko sa kotse kasi yun eh, kasi nagpa-condition ako dun sa UE kung saan ako saan kami nagpa-practice, kasi dun sa UE may basketball court na tas katabi lang yung weights room, so kompleto na. So yun ha, iniwan ko lang yung phone ko. Pagbalik ko sa phone, ang daming missed call sa akin ni yung governor namin sa Rain or Shine, si Attorney Mert Mondragon. Attorney Mert. Sabi ko, ba't ang daming missed calls ni Attorney Mert? Tapos, kasi noong time na yun, darating din yung kontrata ko dito sa bahay. Kumbaga, pinadala nila sa akin yung kontrata ko dito sa bahay para i-check ko daw kung ano daw masasabi ko or pag-aralan ko daw. Sabi ko, okay, sige. Then, yun niya. Maya-maya, nag-text siya. Sinabi niya kagad sa akin, talagang direct to the point, Apple, nag-trade kami ng ano, baga na-trade ka namin sa Star Hotshots. Good luck sa'yo doon. Mag-iingat ka doon and magpapakabait ka doon. Hindi pa sinabi sino kapalit? Wala basta, akong idea. Basta na-trade lang. Okay. Basta sabi ko, parang na-weirduhan ako kasi yung umaga na yun, magkausap kami ng rain or shine na ipapadala nila yung kontrata ko sa bahay ng lunchtime. So ako, umalis ako bago mag-lunch. So in-expect ko, and then tumawag dito sa akin yung sa bahay na may dumating nga galing sa Rain or Shine. So alam ko na yung kontrata na sa bahay. So makabalik lang ako bago ko mabasa. Then siguro mga 4 ng hapon, pagpasok ko ng kotse, puro ganun na yung ano, nabasa ko kaagad. Hindi ko alam kung sino yung katrade ko. So inisip ko kaagad. Sabi ko, Star Hotshots? Malakas pa yun. Sabi ko ganun. Nandun pa si James Yap, nandun pa si PJ Simon, Pingri, si Baroka, si Melton, si Lamalyari, si Alain Maliksi, RR Garcia. Sabi ko, contender tong team na to. Sabi ko, not bad yung napuntahan ko. Kumbaga, di ka pa rin mawawala sa playoffs. Parang ganun. Uh-huh. Tapos ngayon, eto na. Nag-start na. Siyempre, pumutok na yung issue na-trade. Nangayop yung ano mo, trade mo. Blockbuster yung trade mo. Yan, James Shep yung ka-trade mo. Ha? Mga kaibigan ko pa yun. So, sa mga kaibigan ko pa una, nagte-text na sila. Sabi ko, ha, imposibleng James Yap. Sabi ko, ganun. Napaka-imposible na siya yung ka-trade ko. Tapos, kasi tumawag din sa akin si Boss Pardo that time. Tsaka si Boss Al na parang, oh, yan, welcome sa team, ganyan-ganyan. Hindi ko rin alam na wala rin silang sinabi na ano. Sino kapalit mo? Oo. Oh, tapos yun yan, nung nagbasa na ako ng news, na doon ko lang na, no, doon ako na parang tumayo yung balahibo ko na parang, what? Si James yung katrade ko? Parang
doon pumasok yung parang patay pressure. Sabi kong ganyan. Doon pumasok yung ano ko. Sabi ko, alam mo yung dalawa yung ano mo, yung feelings mo na sobrang happy mo kung saan ka napunta. Kasi kahit na anong sabihin mo, yung Pure Foods isa rin sa pinaka matatag na franchise talaga sa liga natin eh, di ba? So ngayon, James Yap yung kapalit ko. Parang, kailangan, ano, meron akong madala sa table nito right away. Sabi kong ganun. Buti hindi ka nag-U-turn, nag-workout ka ulit. Dali lang, parang, James Yap pala yun. Parang, alam mo yun, ganun yung feeling ko. Baga, sobrang hindi ko, ano, baga, big shoe to fill talaga. Alam mo yun, na alam ko yung nag-iintay sa akin na yung kumbaga expectation ng tao, ng mga fans, ng management. So ayun, hopefully ano right now na na-satisfy sila sa mga pinakita ko or ginagawa ko on and off the court, then sa mga fans din namin, sana nasiyahan sila yung first 4 years ko dito sa franchise. Ngayon, Paul, nakita naman yung trabaho ang ginawa mo at meron ng resulta, ilang finals, may championship na rin, ang dami rin semis. Pero nung umpisa, sabi mo nga, pressure sa sarili mo, wala ka pang naririnig mula sa fans o kahit kanino. Mm. Pressure sa sarili mo, dalang pupunan mo yung James Yap. Mm-hmm. Pero iba yung magnitude nung James Yap, especially at that time, hanggang ngayon din naman, pero especially at that time, may naramdaman ka ba mula sa fans nung simula na talagang dinoble mo nga kayad mo to win them over, pero tinrabaho mo talaga dahil may naramdaman ka ba o gusto mo lang talagang trabahuin? Actually, ano, parang new chapter siya sa, ano, sa career ko. So, parang wala naman akong masyadong binago. Kumbaga, nag-double time lang ako or mas nag-put more time sa effort na mag-train and yun nga, to get a championship right away dun sa franchise soon as possible. Kasi ang maganda lang din nun, parang lahat kami, ano eh, parang fresh start. Dumating si Coach Chito,